internet, papasagahan na. May konting banggitin tungkol sa lesson na ito, tapos gamitin yun. So yun na lang ang gagawin natin ngayon. Hindi na magtataga, konting paliwanag, tapos ito yung lesson 6, pwede na gamitin sa inyong mga Bible study. Then sa grupo, ang unang pag-usapan ay, what encouraging results have you seen in your people's Bible study? Na hindi pa naikwento kanina. So dyan sa inyong small group, sa inyong people's Bible study, alin sa apat, lahat sa apat, what encouraging results have you seen? Pwede ko ba? Mag-share sa grupo for 5 minutes. Sa this time, sa iyong grupo, ay pagsiraan, pag-usapan, yung karanasan niyo, yung mobilizing the church ng pagkaturo ng P20, patulad ng prayer process, ng testimony, lead of empathy, lahat ng mga nadaanan natin, ano yung karanasan niyo dyan? What have you learned about mobilizing your church members to make disciples to teaching them yung mga tapos na pag-aralan sa mga tapos. Ano yung magandang aral na natutunan natin na yung tayo yung makaranas ng mga anak at sinyo na tinuruan yung second generation, mga anak sila. Hindi po, pag-usapan natin kung 1 minute lang. Hindi po. What encouraging results have you seen by practicing religious baptism? Nakatulong ba? We are expanding his kingdom that I will say. Yung isang patayin ko tayo na isa lang ngayon ni, yung pagwala ko ng kayo ng mga sa buo, Pilipinas, ang diyan, ang diyan. At we are holding ang kingdom ay may tuloy sa natin. Ayun, di ba? So tayo ay tatayo lahat at nananalangin pagbunan at pagkalaman sa Panginoon at sa mga gagawin tayo mga himalang bagay sa ating simbahan ng Panginoon. Una, sa aming babanggitin, yung lesson na pinag-aralan last session na ibibigay sa inyo mamaya, lesson in the field of education, alibig ang mga, yung method na ginamit natin yung practicum, siguro na pansin nyo, medyo matagal. So, kung gagawin yung practicum sa church, maglalaman kayo ng extra time. Kung meron kayong kapak na time, mas maganda method para nyo lang yan eh, mas mahapang sila sa higher level ng experience. So, kailangan nyo siguro mga more than 1 hour ng course. Kung impossible, hindi na lang para mabigay. Pero kung pwede mo going practicum, napapagaling sa pangalan nila. Okay. Ano po? Yung mga resulta ng ating sinuka last time. So, ibinigay yung goal ng nila. Lamin Church is nag-set ng goal. Tapos last thing, mag-report ang lahat kung ano ang bunga sa lamin yung ginagawa. So, sinuro na at ibinigay sa bawat church kanina. So, yung ibinigay ng dumating kayo, kung pwede nyo labas nyo, yung mahaba, yung bukang ganito. So, nandito po, sa ganito, sa first column ay pangalan ng pastor
mandar su computador para que tenga madera para educar al señor. Para que no necesite jugar a alguien. Si no hay malas ninguna, si no hay madre ninguna. Pasa más que tengo un orgullo en Bauerse, pero no me di como una. Está papi en el gol, no está nada en el pastel. Se pasa en Colón, más que tengo un worship service, para Bauerse, no en noviembre, no en octubre de la calle. So next column, third column, hay un mga bago mga mga batalla, brought into the church, or in a church planting class, yes. Tapos yung presyente ng growth. So kung one baseline, anong dagdag, anong presyente. So makikita nyo sa first church, 12% increase. Second church, 77% increase. Third church, 88% increase, etc. etc. So doon makikita nyo yung paglago ng bawat isang church kasama natin, Papi Gia. So, bago natin yung mga, hindi ko yung mga bago. Parang content facilitator training, or content preparation, para Papi facilitator training. Ang kaya ay kasama sa Gia, halos silang lahat ay mga pastor. Pero dito, kayo, mga invited dito, bilang pastor, mga trainers, trainers of church planting. So, halos lahat ngayon dito, may plano na bilang hanggang dito ang inyong gagawin. Hindi lang magsasagawa sa church. Kundi magsiguro sa inyong denomination, ng district, or nationally, or ministerial fellowship, or ano. So, yan yung next step na pag-usapan. So, magsimula tayo ngayon para magkaroon ng ideya saan kayo sa ganitong level ng implementation. So, tanda natin sa ating level of implementation, yung first level ay yung personal application. Doon tayo magsimula. Hindi muna magsisimula sa denomination. Hindi magsisimula sa ministerial fellowship. Una sa lahat, hindi magsisimula sa local church mobilization. Bawat isa sa atin, magsasagawa muna. Kaya personally, prayer to share, share about person day lang, teach the Bible studies personally, gagawin. So yan ang ginagawa ng bawat isa sa atin. We put in straight to the top, start from the bottom and work our way up. Yan ang ating ginagawa. So dahil tayong lahat, my personal application, pwede na, gawin yung mobilize yung local church. So yun din ang ating ginagawa. So tayong lahat nagsimula, at yun, nagsisimula nang nagbubunga. Ang karamihan ng ating bunga, karamihan ay dahil sa atin ng mga dito. Pero ngayon, nagsisimula na, ang ating mga miyembro, dahil minamobilize na, sila rin ay nagbubunga na. At yan ang lalo na lalaki sa sisimula ng mga leader. So yan ang ating second level is mobilizing our local church. Ngunit, hindi hanggang dyan lang. Your next level is mobilize your district, your whole denomination, or your ministry of fellowship. Yan ang sisimula na gagawin. So dahil ang nandito na yun ay pulling fingers, bawat pasakato o bawat training na nandito tayo, magbibigay tayo ng ilang oras na ito rin ang ating pag-usapan. So siguro imbis na magkakaroon tayo ng one day sa facilitated training, gagawin natin 20-20 pagkailangan. So tingnan natin kung saan tayo sa ganitong level at maghahandaan namin training para maging handa, para itigoy at that level. So magsimula muna tayo ngayon para lang malaman ano nangyari sa inyong plano na gagawin o nagsimula na para magkaroon ng district-wide or ministerial fellowship na implementation of P4T na kayo ang magsitrain sa maraming church. Dahil ang church mo minimobilize na, next step, mag-mobilize kayo ng maraming church, group ng church. So, pakinggan natin sa isang micing report lang sa within 30 seconds, yung alam ko may ilang sa inyo, ginagawa na o magsisimula na. So, tatawagan ko kayo, magigay ng konting balita lang para ma-ideya tayo saan tayo sa group ng level. So, una, Pastor Eli, anong ginagawa niyo sa inyong kapatidin? I'm going to go to the next
So from gathering at this higher level, Sabon Presbytery, Masmagbubunga, pero kung para Masmagbubunga pa, hindi lang sa denomination, buksan sa body. Kung bubuksan natin sa body, lalong-lalo, magbubunga. Napakaganda, tapos sila, magkakaroon ng pagsimula para sa kanilang denomination din. So mga kapatid, hinihiling ko po, kung magkakaroon sa inyong denomination, kung po pwede, buksan sa body, lalo mo lang. Ang hindi ko pa gawa ay yung mga preparation checklist. Kayo mga facilitators, sumayin na kayo na meron ba ang every meeting, ito ang gagawin para maghanda. Mahabang listahan. After the meeting, maraming gagawin, mahabang listahan. Meron akong ginagawa ongoing for my youth. Pero magulo, magulo. Para sa akin, medyo maayos. Ibibigay ko sa inyo, magulo eh. So, hindi ko pa inayos. At wala pa akong time para ayusin. Gusto ko, ibibigay ko sa ngayon kay Pastor Ellie. Ito na gawa. Pero gagawin ko yan. Gagawin ko. Para pag maghanda kayo, may preparation checklist mo. Basa sa nangyari dito talaga. So every meeting na ganito, merong kulang sa checklist. Ay, kailangan pa ito. Pastor. Ay, kulang pa ito. Pastor. So basa sa karanasan, nabubuo na. So pag ibibigay sa inyo, medyo buo na. Halos buo. So, malaki na, pagkayaan niyo, sa rin ibigay sa inyo. Yan ang isang tool. Yung maraming preparation para sa isang gulong meeting. Maraming detalye. Ito hindi halata, pero maraming trabaho talaga. Pero pag may checklist, baka katulong na malaki ng mga tool. So, yan ang pwedeng ibigay sa inyo. So, siguro manawangin tayo na ganun na mangyari. Na gagamitin ka ni Lord sa panibagong level ng ito. Na lalo magbibigay. How many OBSs do you have in each of the following categories? Led by the pastor, Ivan Patisiga. Led by the key lay leader, Ivan Patisiga. Led by church members, Ivan Patisiga. Green, second or third generation, Ivan, double total. So Patisiga, John, so you want to be back to them. Ivan, Bawat, category, and OBS, and Ivan, and total. Yung mga iba ay self-explanatory. So, diyan kung yung kasama sa church, pwedeng pag-usapan, pwedeng fill up. So, bibigyan kayo ng mga 5 or 8 minutes para i-fill up yung feedback form, titirapin, mamaya paglalabas, i-settlement, para mag-present kayo ng material. So, abang sinifill up, pwedeng pag-usapan nyo para update lang lahat kung kasi yung implementation for church form. Okay? So, diyan na lang, pag-usapan, fill up nyo. Sige, sir.